Good day everyone. So, welcome po muli dito sa ating channel. Ang ating pong topic today is about sa speaker connection natin. So, ano ba yung mga klase ng connection na ginagawa sa ating speaker system? Okay, pero bago po ang lahat, nais ko pong i-welcome ang ating mga newbie, ang mga ating mga customer o yung mga may-ari ng mga amplifier na gustong malaman kung paano kinakabit yung amplifier, no? Kasi meron tayong mga customer na bumibili ng amplifier tapos hindi nila alam kung paano ikabit ang speaker, yung tamang pagkakabit. So, ang video na to po ay para din sa kanila. So, ginawa ko po ito, sinimplihan ko lang para madali nilang maintindihan. Okay, so hindi po tayo gagamit ng mga malalalim na mga technical term para madali nating maintindihan. So, welcome pong muli sa inyong lahat. So, bago po ang lahat, let's talk about the speaker. Ano nga ba yung tinatawag natin speaker? Hindi po ito yung house speaker, yung nasa kongreso, yung ating pinag-usapan. Speaker, ito po yung ginagamit upang marinig ang ating music, ang mga yung mga nasa TV, ginagamit sa mga sound system, radio, yun po yung speaker natin pag-uusapan. So, hindi po yung nasa kongreso. Okay? So, ang speaker po na natin tinatawag, ito po, bali ang trabaho nito is kino-convert niya yung electrical energy, okay, yung electrical energy po into mechanical energy. So, para natin marinig yung okay, yung boses o yung music. Okay? So, magtataka tayo paano nakarating dun yung boses. Okay? So, sa speaker. So, yun nga po, electrical yung ating recorded music. So, dadaan sa mga amplifier. So, electrical energy po yun. Then, yung ating amplifier output. So, papasok na doon sa ating speaker, which is like meron pong cone, voice coil, magnet. So, nagkakaroon siya ng yung paggalaw. Paggalaw ng voice coil. Okay? Kasi may magnet. So, nagiging mechanical energy. Then, napoproduce na po yung sounds or music na gusto nating marinig. So, iba-iba po ng frequency yan, ano? So, ating iba-iba ang frequency ng speaker. Merong high, low, mid, at saka very low yung sub. Okay? So, yung ginagamit po natin na mga term dito sa speaker, pag bibili tayo, is ilang watts. Ilang watts ba yung gusto nyong bilhin? Halimbawa, tatanong sa inyo ng salesman. Sabihin nyo, halimbawa, let's say 100 watts. Okay? So, yun yung ginagamit natin. Then, sasabihin, ilan po ang ohms? Okay? So, yung ohms, yan po yung impedance ng ating speaker. Yan po yung sasabihin mo, 4 ohms or 8 ohms. So, commonly, nabibili po nyan is 8 ohms and 4 ohms. Okay? So, yan po yung mga range na nabibili. Yung mga nasa TV, sa mga CRT natin, LED, meron tayong 16 ohms. Okay? So, yung mga TV naman yun. Kasi mga full range po yun. Okay? Full range speaker na kung saan lahat na ng ano na pwede nating marinig, inaririnig na doon. Okay? Except doon sa pinaka very low. So, yung pinaka sub frequency. So, hindi natin pwede marinig. Kaya yung ibang TV mapapansin nyo is merong tawag dito, subwoofer. Just to give you some idea about the frequency ng ating mga speaker, ano. So, sa ating sub, meron tayong frequency range na tinatawag para natin matawag na subs yan. Okay, doon sa mga nagsa sound system,
So, importanteng alam ito para lalo na kung mag-EQ siya ng subwoofer. So, yung EQ equalizer po yun. So, dapat alam niya kung saan yung range. So, basically, nag-range po yun ng 25 to 200 Hz. Yun po yung audio spectrum ng sub. So, dun siya mag-EQ sa part na yun. Sa frequency na yun. So, sa whooper naman po, yung tinatawag nating bus, whooper, is nasa 50 to 1000 Hz. Dun siya mag-EQ sa part na yun kung gusto niyang makuha lahat yung frequency na yun ng tama. Okay? Then, meron naman tayong tinatawag na yung full range. So, sa full range naman po na tinatawag, ito yung speaker na halos pwede mong marinig yung may kaunting bayo, yung bass, may kaunting boses, yung gitna na tinatawag, o yung mid, and yung high, yung top, okay, yung top, yung mga tweeter, okay? So, naririnig na po sa natin, nakikita itong speaker na full range sa ating mga radyo, dun sa AM, FM, okay? Sa mga TV, meron po yan, nandyan po yung full range, okay? So, meron naman po tayong mid-range, yung ang frequency nito is nasa mga 250 to 2000 kilohertz, okay? O 2 kilohertz, okay? O 2000 hertz, sorry. So, dyan yun, halimbawa, mag-EQ tayo, gusto natin palabasin o pagandahin yung boses. So, dun tayo mag-EQ sa part na yun, okay? So, ito lang po is, idea lang po ito, ano, para doon sa mga gusto mag-tweeter. Mag-EQ, okay? Then, meron tayong speaker na tinatawag yung tweeter, yung high. So, ito na yung mga matinis na tunog, okay? So, medyo pag sumobra na sa pagkaka-EQ dito, hindi masakit na sa tenga yung taas na kasi ng frequency nito, yung mga 3,000 kHz up to 20 kHz na yung 3,000 Hz up to 20 kHz yung frequency niya. So, dito madalas yung mga nangyayari, yung ingay, sakit sa tenga. So, dapat tama lang yung pag-EQ. So, balikan lang po natin, dagdag ko lang doon sa mid-range, sa frequency dyan, yung boses. Okay? So, yan yung nandyan yung mga range ng mga vocals natin. Sometimes yung mga feedback ng microphone natin, dyan lang natin huhulihin sa frequency na yan. Okay? So, kapag nag-EQ tayo, may feedback. So, pag yung feedback is masyadong matinis, so, most probably nasa around 1.5 kHz yun. Yung EQ mo, so, bababaan mo siya ng EQ. Pero kung yung EQ is medyo mababa, ma-boomy, or yung parang nagpipeedback lang na ma-bass, so, balik ka sa below mga 600 Hz. Okay? So, yun lang po yung tip ko para sa newbie at saka doon sa ibang nagsasounds na baguhan pa lang sa sound. So, yun lang po ang may dadagdag ko dyan. So, ito po yung type ng speaker, ano? Sulat lang natin, ano? Sub, o yung tinatawag na subwoofer. Okay? Meron tayong woofer, yung bass. Okay? Then, meron tayong mid range. Kung tinatawag na mid, or meron tayong tweeter. Okay, yan po yung mga speaker na yan. So, tinatawag na high. Ito naman tawag dito is low. Subs nga pala, sorry. Subs, then ito yung low. Okay? So, mamaya po ipapaliwanag ko kung anong mga ibig sabihin nito. So, meron tayong mga gagawin diagram ng speaker connection sa series, parallel, at saka yung mga application po nito. So, stay tuned lang po hanggang matapos ang video na to. Okay? So, bago tayo dumako sa speaker connection, alamin muna natin, bigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano-ano ba yung mga parts ng ating speaker. So, magdo-drawing po ako dito ng speaker. Pasensya na po ang ating handwritten. So, gaya nga po nang nasasabi ko na doon sa mga previous vlog ko, hindi po kasi ako magaling mag-drawing at maging magsulat. So, pagpasensya nyo na lang po. Okay?
So, ang dinodrawing ko po ngayon yung ating roughly, ito po yung example ng speaker. Ang ganda. Okay. So, ito yung magnet. So, pinaka-base niya sa magnet. So, meron po tinatawag dito na yung pinaka-yoke. So, yung yoke at saka yung plate na nasa pagitan ng dalawang magnet. So, naka-sandwich siya doon. Then, sa gitna po niyan, yung pinaka-gitna niyan, let's say, ito yung yoke. Okay? Then, may gap. Okay? May gap po ito. Nandiyan yung voice coil natin. Yan. Ito po yung dahilan bakit nagmo-move upward, downward yung ating voice coil dahil may magnet. So, yung electrical energy na-convert sa mechanical energy. Okay? So, ito po. Ito naman yung tinatawag nating basket. Basket tawag ko rito eh. Pero sa technical term, iba chassis. Chassis or yung pinatawag na frame. Okay? Frame. Yung nandito po sa, yung pinakapapel niya, yung nasa gitna, yan pong tawag dyan is cone. So, cone. So, papakita po tayo ng picture. Maya-maya. Ilalagay ko na lang dyan yung picture ng cone. Okay? Then, nandito po yung voice coil niya. Then, bago po yun sa may voice coil, meron siyang may ganyan-ganyan siya. Okay? Yung suspension o yung tinatawag na sa common term natin sa mga nagre-rewind, spider. Spider. Ewan ko paano nag-spider yan. Pero yan ang tawag nila eh. So, yan po yung may mga groove. Okay, may mga groove. Yan po yung suspension na tinatawag. Yan yung naghihila. Tumutulong para mahila yung voice coil at saka pag kinabit yung voice coil, yan yung parang pinaka sa alignment. Okay? Then, meron po tayong edge. Yung nasa edge po, yung rubber na pabilog, yun yung nakadikit dito sa cone. So, meron siyang dalawang type. Yung isa po, pakon ganito, paumbok. Okay? Yan yung karamihan nakikita natin sa mga speaker sa bahay. Yung isa naman is may groove. Yung gilid, ganyan. So, instrumental speaker po tawag dito. Okay? Instrumental. Speaker, pag nakita nyo ganito yung, ang tawag sa speaker na instrumental, karamihan mo makikita to sa mga active. Ano ba yung active speaker? Okay? Hindi ito yung nasa Congress na aktibo ha. Sa paggawa ng batas, active speaker po, ibig sabihin may built-in amplifier sa loob. Okay, yan yung ating built-in amplifier sa loob ng speaker. So, yung isa kasi, karamihan ng ganitong gamit, itong isa, yung common, is passive. Passive po is just a speaker, wala pong amplifier na kasama sa loob. Okay, so kagamitan mo siya ng amplifier. Okay? So, yan po yung roughly na natin sa speaker. Okay? So, dito naman po sa idagdag ko na lang din itong sa Twitter. Sa Twitter naman tayo. Sa Twitter speaker. Okay? Marami pong type yan. Twitter speaker, maraming type. So, i-ano ko na lang yung mga common, yung mga horn tweeter o yung mga dome type. Okay? Tsaka yung horn. Yan yung mga madalas nating nakikita sa ating mga speaker system sa mga bahay, sa mga yung maliliit na sound system. So, sorry. Okay. Meron pong voice coil na kung tawagin na yung mga piezo. Yung ibang Twitter naman is voice coil talaga yung ginagamit. So, iba-iba po siya. So, depende sa application. Okay? So, karamihan pong mapapansin nyo sa mga speaker system, lalo na sa mga home setup, is bakit doon sa speaker merong capacitor na nakadikit doon sa it's either positive or negative pin ng speaker.
So, natural lang po yun. Ginagamit po yung non-polar capacitor. So, non-polar, yung may nakasimbol po na NP. Tapos ang value niya, halimbawa, is 2.2 microfarad. So, kung malakas yung amplifier mo, ang voltahe niya nasa 100 volts dapat. Pero kung medyo mahina, 50 volts, okay na, enough na siya. So, ito makikita nyo minsan, ganito siya, no? Capacitor, nampaan niya nasa gilid. Okay? Minsan, yellow. Gold color, okay? Wala siyang polarity, kaya nga non-polar. Okay? Basta ikakabit mo lang siya, series, nakasiris sa speaker ng, kita ba? Okay, kita pa naman. Okay. Babanat ako ng banat, tapos hindi pa na nakikita. So, bali ganyan po ang connection niyan. Okay. So, naka-series. Okay? Huwag mong ipaparallel. So, tweeter. Okay? Sa tweeter lang po yung ginagawa. Okay? So, nilalagyan nila niyan. Okay? So, protection din yan eh. Ng tweeter mo. Para hindi siya mabas o mabasted o masunog. Kasi pagka naka two-way or three-way ka, usually, ang amplifier natin sa bahay is ganyan ang setup eh. Pag tinodo mo, dahil naka-parallel siya, yung signal na pumapasok, yung lakas, may kalabog, halimbawa yung music, may kalabog, papasok din sa tweeter yun. Eh, hindi naman, ang trabaho ng tweeter is palabasin lang yung high. Eh, nangyari, pinasok mo rin yung base dun, kasi nga, parallel connection eh, wala naman tayong magagawa dun eh. Kasi doon lalabas yun eh. Isang wire lang may ginagamit. Papasukan ng output ng amplifier. So, ito po ang trabaho nitong capacitor. Para ma-filter din yung mga low frequency na yun. Okay? So, para hindi siya makapasok dito sa tweeter natin. Kasi kung wala to, pag pinasok mo yung low, yung base, sunog to kasi hindi naman to design para bumayo eh. Okay? So, yun po yung isang napakahalaga ng ating capacitor. Okay? So, dumako naman po tayo sa speaker connection. Ito na yung pinaka magandang usapan dito. Okay? So, stay tuned lang po kayo. No? So, may ginawa na akong diagram kasi para hindi matagal yung pag-drawing. So, may ginawa na po ako. So, ito po, niready ko na siya. Okay? So, ayan po yung ating diagram. I-align ko lang po ha. Okay. So, ayan, medyo maayos na. Okay. So, ito na po yung ating speaker connection. So, may drawing na ako dyan. Okay, naka-ready na. At meron pa akong dinagdag. Pahabol lamang ito. Kaya medyo, naisipan ko lang ihabol. So, wala lang sa plano. Hinabol ko yung isang setup na sa mga nag-sa sound system po dyan, yung mga baguhan. Okay? So, unang-una, pag-usapan natin ang series connection at ang parallel connection. Okay? So, ano ba yung gamit nito? At ano ba yung advantage, disadvantage? Okay? So, start po tayo sa series. Okay? Series connection is ganito lang po. May dalawang speaker kayo. Okay? Okay? Dalawa. But ang series connection is applicable lamang po with the same type of speaker. Okay? So, pag sinabi natin same type, hindi po pwedeng whooper, mid-range, o whooper, tweeter, i-series mo. Hindi pwede yun. Sunog ang tweeter mo doon. Okay? Kasi siniris mo, dadaan yung signal doon sa tweeter mo eh. Okay? So, kaya ginagamit lang po sa same type. Inuulit ko po, ano? So, baka may iba dyan eh. Basta na lang i-series yung connection dahil napanood sa YouTube, ganun pwede pala. Okay? So, specify ko po na same type of speaker. Let's say, dalawang whooper, dalawang tweeter, at dalawang mid-range. Yun lang ang pwede mong i-series. Okay? So, ito po yun. Okay? Yung connection. Okay? So, series, ibig sabihin ng series is cascaded connection or DC chain. Yung ibang tawag dyan. Okay? So, bakit naging DC chain? Magkakadugtong lang. Okay? Parang sa ilaw ng Christmas light. Pero yun naman, walang polarity yun eh. So, kapag ka napundi yung nasa gitna, patay na lahat, hindi gagana kasi series. Ganon din dito sa speaker. Kapag ka nasira tong isa, hindi natutunog tong isa kasi naka-series nga siya. So, bali ang signal, hindi natatawid, okay?
So signal pupunta roon, positive lalabas. Okay, okay, yan yung series. Okay, so ganyan po ang connection, ha. So ikukunik mo yung positive sa wire mo ng positive, okay, yan yung pupunta sa positive ng speaker mo. Then yung negative, ikukunik mo sa positive ng speaker. Then yung negative naman ng isa, okay, papunta sa negative ng speaker mo. So yung circuit mo ngayon is closed na. So gagana na yan. So kasi yung voice coil mo is na may continuity, okay, or resistant. So nilagay ko rin po, dinagdag ko lang to, okay, para maisingit ko na lang. Simplihan lang natin kasi medyo technical itong part na to. So may dalawa kayong woofer, okay, dalawang 4 ohms. Okay, madalas kong nakikita to sa mga question sa mga group chat or group sa Facebook, okay, mga tanong paano ba yung mga connection, okay. So ito po mangyari, 4 ohms, 4 ohms, sa series, nag-a-add ang resistance mo, yung impedance ng speaker, nag-a-add, okay. So ang mangyari, pag tinesting mo rito sa magkabilang wire, mayroon ka ng 8 ohms, okay. So bakit ko binanggit ito? May mga amplifier kasi may mga requirements yan, yung output na impedance, may 4 ohms to 8 ohms, ito yung dapat na wattage, okay. So mga ganon, so papasok siya. Karamihan naman ang nabibiling amplifier ngayon is 4 to 8 ohms, eh, pasok. Okay? So, yan po yung pag sa series, nagdadagdag siya yung ohms. Okay? So, okay? Okay na po tayo dyan, ha? So, disadvantage po nito is pag nasira yung isa, hindi na rin tutunog yung isa kasi mapuputol na yung connection, eh. Okay? So, parallel connection tayo. Ito yung pinaka-common and widely used. Okay? So, bakit? Kahit masira po kasi itong isa, tutunog pa rin. Kasi parallel, eh. Okay? So, ito po yung wire ko. Pal-explain ko lang. Pag gumanon yung wire, ibig sabihin sa schematic po niyan is wala siyang connection or no connection. Hindi kasi naiwasan minsan na tumawid yung sa drawing, sa pagka-drawing. Okay? So, basta may tuldok yan, connected yan. Okay? So, dalawang positive, magkasama po. Dalawang negative, magkasama. Okay? So, yan ang parallel connection. Common na ginagamit yan. Okay? Ayan na po. Ito. Ito naman nagdi-divide. Ang nangyayari. Dalawang 4 ohms, dalawang 4 ohms, nagdi-divide po yan. So, magiging 2 ohms. Ito yung pinakamagandang setup. Kumaganda ang tunog kapag ka tama yung pagkaroon ng yung impedance matching mo, tama. Okay? So, pag minutes mo rin sa amplifier, yung mga power amplifier, kasi may yun nga, gaya ng nabanggit ko, may specific impedance para yung pinaka-maximum ano niya. Pero huwag kayong lalagpas. Kasi pag ito, nag-series pa kayo ng isa at ginawa mong tatlo, kinulang ka pa, siba kang amplifier mo. Kasi anong mangyayari nun? So, 2 ohms na nga to, nagdagdag ka pa ng 4 ohms, mahati pa to. So, mangyayari, para mo nang sinort yung amplifier, shorted na. Kasi napakababa na, mga point something ohms na lang yun, eh. Para ka na lang nagsaksak ng wire doon sa positive, negative na speaker mo. Okay? Kaya hindi basta-basta ang pag nagdadagdag ng mga speaker. Ano? Yung iba, nagsasabi bakit sumasabog na yung tunog? Ay, mag-worry na po kayo kasi ang sunod na sasabog doon ay yung amplifier mo. Okay? So, pagka nilalakasan daw yung volume, sumasabog na. Kasi sa dami na yung speaker na kinabi niya, hindi niya nakaya. Doon pala na ano na yung amplifier, nagagalit na. Nagagalit na rin sa may-ari. Or sa user kasi niloloadan siya, eh. Pinapahirapan siya, eh. Then, pag hindi niya nakaya yung galit niya, sabog. Parehas, sabog na siya. Pati speaker minsan nasusunog na. Okay? So, dito naman tayo sa types of parallel connection, okay? Application na po tayo uli. Okay? Ito yung common na nakikita natin. So, meron tayong two-way. Okay? So, pag sinabi natin two-way, meron tayong whooper, tweeter. Okay? So, yung whooper po, FR, full range po ito. Karamihan sa two-way, makikita mo full range kasi lumalabas na din dyan yung boses. Yung main range, yung sa mid-range.
So, kaya natawag siyang full range kasi kasama na yun sa whooper at saka yung mid range, okay? Yun lang po yung kasimple. Then, meron tweeter. Okay? Parallel po ito, ano? So, napansin niyo po, ano may nilagay ako dito? Yan po yung tinatawag na non-polar capacitor. Okay? Para hindi pumasok yung frequency ng mid at saka whooper o yung low frequency natin dito sa tweeter para hindi masira. Okay? Gaya nga nang nasabi ko sa opening ng ating discussion. Okay? So, proceed na tayo dito sa pinaka-popular na connection ng ating mga home system speaker. Okay? Home setup po kung tawagin. So, parallel po ha. So, meron tayong whooper. Hindi na siya full range. Okay? Kasi may nakaiwalay na mid range. Okay? Tweeter. So, parallel po. Okay? Positive. Connected sa positive. Connected sa positive. Negative. Connected sa negative. Ayan po. Wala siyang tumalon. Okay? Then, negative. Okay? May capacitor na. Itong capacitor pwede mo ilagay dito or dito. Okay, dito ko lang naisipan eh. Okay. So, ito yung sa tweeter, non-polar capacitor po ha. Protection po yan para hindi masibak itong tweeter ha. Huwag tayo magtipid. Mura lang naman to. Ito, 10 piso lang ata. Kaysa naman masira itong tweeter natin. Okay. Then, ito na po yung ating positive, negative, papunta dun sa ating speaker. Okay. So, dapat lang po imamatch natin kung ilang watts yung amplifier natin ha. Okay. So, let's say ang ating amplifier is 300 watts. Okay? Yung output. Okay? Kasi, yung mga amplifier naman po kasi ngayon, hindi naman sa inano ko, minsan yung iba, hindi totoo yung amplifier wattage na nakalagay. Okay? So, meron tayong tinatawag na RMS power tsaka PMP o yung peak music power out na type ng amplifier ng sa wattage. Okay? So, magkaiba po yun. So, medyo saka na po natin discussin yun kasi ibang discussion po yun. So, imamatch mo lang. Halimbawa, amplifier mo is 300. So, ang speaker mo dapat is at least 400 watts. To 450 pwede na yun. Pero pag ginawa mo 600 watts, iba ng tunog nun sa bugna. Ang layo na. Okay? So, kung 300 watts, meron kang, paano naman, 300 watts ampli ko pero may 250 watts akong speaker. Pwede ba yun? Pwede rin po yun. Pero, huwag kang maglalagpas ng 3 o'clock yung volume ng amplifier mo. So, papakiramdaman mo kung nahihirapan na siya. Kung sobrang na yung bayo niya. Yung halos masira na yung speaker. Halos kumalas na yung cone. O tumalsik na yung dust cap. Okay? So, papakiramdaman mo rin. Yung 3 o'clock na sinasabi ko po, isa volume yon, yung pihitan, yung malapit, yung alas 3, kumbaga sa orasan, malapit na mag alas 5. Pag nag alas 5 kasi, full na yon eh. Yan yung karamihan, o 5:30, yan yung mga tinatawag na full volume. Pagka namang gitna, is alas 12 sa mga technical, o 12 o'clock, sa mga technical term na mga nagsasounds. Okay? So, ito po, yan po yung isang type ng three-way. Meron po isa pang type. Ito naman, outdoor. Okay? Ayan, ayusin ko lang ha. Sensya na po. Okay? Wala pa rin po ako sa aking shop eh. Kaya, ano pa ang aking mga pwesto at saka yung aking mga ano is limited pa. Okay? So, ito po yung isang three-way outdoor setup. Yung mga double whopper na to. Pasin mo isang speaker box, dalawa yung whooper, may mid-range tsaka tweeter. Okay? So, yung iba ginagaya, basta bibili yung dalawang whooper, mid-range, tapos i-coconnect na lang basta-basta parallel, pinagsasama-sama na lahat. Kaya nangyari, hindi maganda yung sounds, minsan nasisibak pa yung amplifier. Okay? Dahil meron silang nalimutan na napakalagang parte dun sa loob ng speaker. Akala nila ganun lang yung loob ng speaker. Yun sa speaker po kasi na yan is may naka-install na dividing network o yung tinatawag na crossover. Okay? Crossover o kaya impedance matching na yung RC, resistor, capacitor, tsaka coil network. Okay?
So yun yung mga coil dyan na sa loob, mapapansin mo yan, may square, may isang board doon. Okay? So sineseparate yan yung mga frequency para sa kada speaker. Okay? Let's say, ito po yung dividing speaker mo. Okay? So ang nangyari lang dito, ang nakaparallel lang is yung dalawang whooper. Kasi dinouble base mo eh, double base o double whooper. Okay? Yun ang ipaparallel mo. Positive, positive, negative, negative. Ayan po ha, whooper. So may mid-range tayo out. May mga terminal yan eh, kabitan ng speaker. Okay? So mid-range, may positive, negative, meron din sa tweeter. So titingnan mo lang yung level to sa board. Tapos meron doon input. Yan na yung wire na pumunta doon sa amplifier natin. Okay? Napakahalaga po nito ha. Kapag hindi mo yan nilagyan at pinaral mo yung sibak yan. Sibak, itong dalawang to. Okay? Kala nila, yung iba kasi basta-basta ganun na lang yung nasa loob ng speaker. Okay? So remember po ha, impedance matching napaka-importante yan. May nabibili niyan, depende sa wattage na gagamitin mo. Okay? Let's say itong buong speaker mo na to, itong dalawa na lang to is mga 500 watts. So dapat, imamatch mo ito. Itong transformer mo 500 watts. Okay? Yung crossover network. So, isingit lang po natin to para may idea kayo sa speaker connection ng mga pro setup. May tinatawag na 4-way. Okay? Yung low, mid, high, sub. Okay? Na setup. Okay yun. So, bali nag-drawing na ako dito ng left and right speaker na. Okay? So, the reason being is meron po tayo mga kanya-kanya ng amplifier dyan na tinatawag. Okay? So, nung nandun pa ako sa isang company yung pinatrabahong ko na dyan sa Makati, so, meron kami mga speaker system dyan na tinatawag na Cobra. Cobra, okay. Cobra net. So, tas mga array na po ito, naka-array. Array speaker na. Okay? So, ang pinagkaiba lang po nito is, ang kagandahan dito is, talagang mapipilter mo kung anong frequency lang ang pwede mong palabas. Okay? Dahil meron tayong digital signal processor. Okay? Yung DSP. Okay? So, yung processor po niyan. So, ang input po niyan is galing sa mixer. Input, then yung output niya, naka-separate na. So, kinakalibrate po dyan yung mga threshold. May mga attack. Yan, dapat nakatama yan. Okay? So, hindi basta-basta dapat marunong ka mag-calibrate niyan. Kasi kung hindi, susunugin yung mga speaker mo. Okay? So, may mga calibration. Kaya, yung processor niya, may nabibili, may explain naman sa inyo nung tindahan niyan eh. Pero, mas maganda kung may kakilala kayo nag-set up, so ipakalibrate nyo na. Okay? Base sa amplifier nyo. Tsaka sa wattage ng speaker. So, ito po yung connection niya. Meron kanya-kanyang amplifier na po yan. So, bali apat na amplifier yan. Kaya nga low, mid, high, subs. So, may amplifier ka sa subs, left and right yun. Okay? So, yung speaker out nun, so sa kabila, sa left, then sa right yung isa. Okay? Wala na po tayong problema dun, ano? So, yung input niya galing sa sub. Huwag kang kukuha ng input from here sa speaker at sa mid-range kasi hindi yun ang frequency makukuha mo. Okay? So, yan po ha. Amplifier para sa sub na speaker yung sub. Ngayon may low amplifier tayo para sa whooper. Ayan po. Sa low nang galing. Okay? Sa whooper. Okay? Pasensya nyo po yung drawing kasi naisingit ko lang to tapos wala sa plano. Pagka doon kaya nagkaganito na parang traffic na dyan sa Quiapo. Okay? Napaka-bulbul na. So, yan po. Meron tayong amplifier para sa mid-range. Okay? So, may tweeter amplifier din tayo para sa tweeter speaker. Okay? So, yan po yung mga term na ginagamit natin. So, sub, low, mid, high. Okay? So, ito po yung nagpo-process ng signal. Okay? Yung lalabas. Mga output po ito eh. So, let's say sa tweeter, ang palalabasin lang doon sa signal processor na to, dahil sa tweeter mo gagamitin, is yung high. So, yung range na yon. So, nasa 3,000 kHz, 3 kHz, up to 20 kHz. Okay? Then, dito sa mid-range, yung frequency lang ng vocal range natin. Okay? Then, ito namang whooper, ito yung sa mga bass frequency. Okay? Then yung sub, ito na yung pinakamababa, yung makalabog, yung
bumabayo ba sa dibdib, okay? So, yan yung nagpapaganda ng ating sounds. Kasi kung walang bayo, hindi rin maganda. Kahit saan naman eh, pagka ang bayo hindi maganda eh, hindi ba nag-i-enjoy, kumbaga. Okay? So, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating munting discussion about sa speaker system. Nawa po eh, nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo. So, lalo-lalo na po sa mga newbie at saka doon sa mga may-ari ng mga amplifier sa ating mga bahay, yung mga common o yung mga tiyatawag natin sa neighborhood, ano natin, yung mga bumibili lang ng mga amplifier tapos gusto nila mag-set up ng sarili nila. Okay? So, God bless po sa inyo at marami po muli, muli po maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating channel. So, and please don't forget to subscribe din po para sa mga susunod ko pa mga vlog. So, bali ito po yung marami. Every week po magpo-post ako ng mga video. So, ano nga po pala, bago lang po kasi itong channel ko, naisipan ko lang na gawin ito this year. Okay? So, para naman makapag-share ako ng mga idea ko before ito mag-disappear sa aking memoria. So, kasi medyo nagkakaedad na po tayo, no? So mas mabuti nang makapag-share tayo bago tuluyang mawala. Okay? God bless po sa inyo lahat.